Philippines, how far the U.S. will support us to defend our maritime region. Manila, Philippines, United States of America must clarify how the Joint Defense Agreement, MDT, with the Philippines applies to situations in the West Philippine Sea, South China Sea. For Gregory Poling, director of the Washington-based Asian Maritime Transparency Initiative, this is the time for the U.S. to resolve questions around the scope of the 66-year agreement. The South China Sea expert said, one of the biggest mistakes of the Obama administration was the failure to sort out how the agreement came into effect when the push came to push in the waters under discussion. I think one of the biggest strategic mistakes of the Obama administration is the failure to clarify the Joint Defense Agreement and how it applies in the South China Sea. It is still a big mistake that needs to be made by the U.S., but it is only a political problem, said a poll in a forum security in Makati on Friday. Today, there is concern that if the U.S. does offer clarification, it will not be able to support it. At present, this year, China has three naval bases in the Spratly Islands. They are 12 miles from Pagasa, Ditu, and 20 miles from Sierra Madre, Second Thomas Shoal. The closest U.S. air asset is 1,300 miles away in Okinawa, he added. The Philippines, China, Taiwan, Vietnam, Malaysia and Brunei have overlapping claims in the South China Sea. But China claims most waters with a nine-line line, and has confirmed its claim by building large artificial islands with military capabilities. Defense Minister Delphine Lorenzana told Inquirer.net that clarification from the U.S. is important, because it will determine the extent to which they will support us. At the Shangri-La dialogue in Singapore in June, U.S. Secretary of Defense James Mattis avoided questions about the scope of MDT. We stand in the hands of our agreement allies. But this is a discussion between the current administration in Manila and in Washington, D.C., and that is not one that can be answered as simply as your question, he said in Q&A after his speech. Turning it into a military and non-military response is a problem that has not changed much. Diplomacy is about taking a conflicting perspective and finding a common ground, and we must try to do it in this world, he also said. The Philippines and the U.S. signed the MDT on August 30, 1951, agreeing to help each other for military defense, because the U.S. needs to remove questions about MDT. Polls say the Philippines must also recognize the importance of the Enhanced Defense Cooperation Agreement. But 4 years after it was signed and 2 years after it was cleared by the Supreme Court, it was not fully implemented. Here we were founded in 2018. So far we have a warehouse and command and control center built at Basa Air Base and others at Fort Magsaysay, he said. Under EDCA, the U.S. military will have access to 5 locations agreed at the Philippine military base. This also allows U.S. forces to build prepositional assets and assets in that location. The 5 initial locations chosen for EDCA were Basa Air Base in Pampanga, Antonio Bautista Air Base in Palawan, Lumbia Air Base in Cagayan de Oro City, Mactan Buenito Abuin Air Base in Cebu and Fort Magsaysay in Nueva Ecija. But the closest location to the South China Sea, Antonio Air Base in Palawan, still faces setbacks to begin construction of facilities, thus delaying implementation. Opinion polls say the alliance will close something needed in waters that are still being discussed more effectively if the U.S. will offer clarification of MDT and the Philippines will recognize that EDCA is needed. The biggest Philippine leverage here remains a U.S. alliance. This is what prevents China from expanding its activities in the waters under discussion.
That is what makes Beijing think twice about costs if possible to pay if it's like building in Scarborough Shoal. Read more at globalnation.inquirer.net. Philippines, hangga't susuportahan tayo ng US upang ipagtanggol ang ating maritime region, Manila. Philippines, dapat linawin ng Estados Unidos ng Amerika kung paano nalalapat ang Joint Defense Agreement, MDT, sa Pilipinas sa mga sitwasyon sa West Philippine Sea, F China Sea. Para sa Gregory Poling, direktor ng Asian Maritime Transparency Initiative na nakabase sa Washington, ito ang oras para sa US na lutesin ang mga tanong sa paligid ng saklaw ng 66 na taong kasunduan. Sinabi ng dalubhasang South China Sea, ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng administrasyon ni Obama ay ang kabigwang pag-uri-uriin kung paano naging epektibo ang kasunduan kapag ang push ay dumating upang itulak sa tubig na pinag-uusapan. Sa palagay ko, ang isa sa pinakamalaking strategic mistakes ng administrasyon ng Obama ay ang kabigwang linawin ng Joint Defense Agreement at kung paano ito naaangkop sa South China Sea. Isa pa itong malaking pagkakamali na kailangang gawin ng US, ngunit ito ay lamang isang problema sa politika, sabi ng isang poll sa isang security forum sa Makati noong Biyernes. Sa ngayon, may pag-aalala na kung ang US ay nag-aalok ng paglilinaw, hindi ito maaaring suportahan ito sa kasalukuyan. Sa taong ito, ang China ay may 3 base sa Hakbong Dagat sa Spratly Islands, 12 milya mula sa Pagasa, Feito, at 20 milya mula sa Sierra Madre, 2 Thomas Shoale. Ang pinakamalapit na asset ng US ay nasa 1,300 milya ang layo sa Okinawa. Dagdag na, ang Pilipinas, China, Taiwan, Vietnam, Malaysia at Brunei ay nagkakalat ng mga claims sa South China Sea, subalit ang China ay nagaangkin ng karamihan sa mga tubig na may 9 na linya. At kinumpirma ang claim nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga malalaking artificial na isla na may kakayahan sa militar. Sinabi ng depensang ministro na si Delphine Lorenzo na sa Inquirer.net na ang paglilinaw mula sa US ay mahalaga, dahil matutukoy nito ang lawak na susuportahan nila sa amin sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Hunyo. Inalis ng kalihim ng pagtatanggol ng US na si James Mattis ang mga tanong tungkol sa saklaw ng MDT. Nakatayo kami sa mga kamay ng mga kaalyado sa aming kasunduan.
Ngunit ito ay isang talakayan sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon sa Maynila at sa Washington DC at hindi iyan ang masasagot lamang bilang iyong tanong, sabi niya sa Q&A pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Ang pagtalikod sa militar at hindi pang-militar na tugon ay isang problema na hindi nagbago magkano. Ang diplomasya ay tungkol sa pagkuha ng isang magkasalungat na pananaw at paghahanap ng isang pangkaraniwang lugar at dapat nating subukan na gawin ito sa mundong ito, sabi niya. Ang Pilipinas at US ay pumirma sa MDT noong 30 ng Agosto taong 1951 na sumang-ayon na tulungan ang bawat isa para sa pagtatanggol ng militar dahil kailangan ng US na tanggalin ang mga tanong tungkol sa MDT. Sinabi ng mga botohan na dapat kilalanin din ng Pilipinas ang kahalagahan ng kasunduan sa pinahusay na kasunduan sa pagtatanggol. Ngunit 4 na taon pagkatapos na ito ay lagdaan at 2 taon pagkatapos na maibsan ito ng Korte Suprema, hindi ito ganap na ipinatupad, narito kami ay itinatag noong 2018. Sa ngayon mayroon kaming bodega at command and control center na itinayo sa Basa Air Base at iba pa sa Fort Magsaysay, sabi niya, sa ilalim ng EDCA. Magkakaroon ng access ang militar ng US sa 5 lugar na napagkasunduan sa base militar ng Pilipinas. Pinapayagan din ito ang mga puwersang US na magtayo ng mga nakatalagang mga asset at asset sa lugar na iyon. Ang 5 unang lokasyon na pinili para sa EDCA ay ang Basa Air Base sa Pampanga, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City, Mactan Bonito Evitan Air Base sa Cebu at Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Ngunit ang pinakamalapit na lokasyon sa South China Sea, ang Antonio Air Base sa Palawan, ay nakaharap pa rin ang mga pag-aalis ng mga pasilidad upang mapabilis ang pagpapatupad. Sinasabi ng mga poll ng opinyon na ang alyansa ay magsasara ng isang bagay na kailangan sa tubig na tatalakayin pa ng mas epektibo kung ang US ay mag-aalok ng paglilinaw ng MDT at kilalanin ng Pilipinas na kailangan ng EDCA. Ang pinakamalaking leverage ng Pilipinas dito ay nananatiling isang alyansa ng US, kaya pinipigilan nito ang China na palawakin ng mga gawain nito sa tubig na pinag-uusapan. Kaya ang Beijing ay nag-iisip ng 2 beses tungkol sa mga gastos kung posible na magbayad kung ito ay tulad ng pagtatayo sa Scarborough Shoal, magbasa ng higit pa sa globalnation.inquirer.net. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.